anunsyong plano kahapon ng Malacanang na malamang magiging kontrobersyal pero sabi nga ng ibang eksperto, kinakailangang pag-usapan. Ito po yung reforma sa pension system ng tinatawag na military at uniformed personnel o yung MUP. Baka lamang po sabihin ninyo na wala namang kayong kinalaman dyan, pero importante po ito. Ang gusto kasi ng Malacanang, malawakang pagbabago sa pension system ng uniformed services dahil hindi na raw kaya ng gobyerno na suporta nito. Ngayong taon lamang, 130 billion ang inilaan ng gobyerno para bayaran ng pension para lamang sa mga uniformed personnel. Siyempre po, hindi kasama dyan ang pension ng ibang kawalin ng gobyerno gaya ng mga guro o mga clerk o mga health workers. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, kung ipagpapatuloy ito, fiscal collapse ang mangyayari o napakalaking problema sa kaperahan ng gobyerno. Bakit naman? Kakaiba kasi ang sistema ng pensyon para sa mga membro ng AFP, PNP, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire, Coast Guard, Bureau of Corrections, at pati po yung Philippine Public Safety College. Unang-una, sa pension system ng uniform personnel, wala pong kontribusyon yung mga membro. Hindi po gaya ng pensyon ng ibang kawanin ng gobyerno sa GSIS o ng pensyon ng pribadong tao sa SSS na merong buwanang hulog o kontribusyon. Ang kanila pong pensyon ay suportado lamang ng gobyerno sa pamamagitan ng taxpayers' contributions. Iba't iba po yan sa ibang bansa. Sa Amerika, ang mga sundalo ay nagbibigay ng monthly contributions pero may katumbas na kontribusyon dyan ang gobyerno. Sa British military naman, walang kontribusyon ang kanilang mga sundalo sa pension fund para pong dito sa atin. Ito marahil ang magiging pinaka-kontrobersyal na panukala ng Malacanang, ang pagbayari ng mga sundalo ng kontribusyon sa pensyon. Meron ng mga umaalma sa panukalang ito. Ang tingin kasi ng ilan, para itong regalo ng taong bayan para po sa serbisyo ng mga tropa. At in fairness, hindi lamang po sila ang exempted sa kontribusyon. Ang mga judges o yung mga hukom ay exempted din. Ang kaibahan lamang, nasa higit 400,000 ang mga miyembro ng uniformed services at halos 200,000 ang mga pensioner. Ang pangalawang panukala ng Malacanang, tanggalin po yung indexing ng pensyon sa active service personnel. Ano po ang ibig sabihin nito? Simple lamang po. Ang pensyon po ng mga retirado ay umaakyat at sumasabay rin tuwing tumataas ang sweldo ng mga nasa active duty. Yan po ay kahit retirado na sila. Sa madaling salta, naka-index po o nakakabit ang kanilang pensyon sa mga sweldo ng mga nasa active duty. Kaya't nung halos dumoble ang sweldo ng mga sundalo noong 2018, na problema ang mga economic managers ni Noy Pangulong Duterte dahil ang laki rin po ng inakyat ng pensyon ng mga retirado. Ang pangatlong gustong baguhin ng Malacanang ay ang otomatikong pag-promote ng sundalo sa kanyang retirement. Halimbawa po, ang major ay pag mag-retire, magiging colonel at makakuha ng retirement pay para sa colonel. Ano po ang katumbas niyan? Halimbawa, 1 month base pay times 36 months at ang regular monthly pension ng next higher rank. At ang huli ay ang question ng retirement age. Sa ngayon kasi, mababa po yung retirement age ng uniform personnel, nasa 56 years old. Sa madaling sabi, maaga po sila magre-retire at mas mapapagasos ang gobyerno. May ilang panukala na itaas yung retirement age sa 60 years old.